Welcome back to my channel. So today is cooking vlog muna tayo. First vlog yata kawi ako sa Philippines. No. Naka-vlog na pala. So, itong cooking vlogs to, isang followers ko naka-request na curry rice daw ng Japanese curry rice. So magluluto tayo ng curry rice. And then, ito ang ginagamit ko ng lu ang tawag dito eh. Hindi ko alam ang tawag sa Pilipinas. Bamondo kare. Oh, so, wala ba English hindi kare dito? Yung tatak niya house. And then, meron siya ng grade ng tawag doon. Din makikita kaya dito. 1, 2, 3, 4, 5. Yung pinaka 5 ang maanghan. Tapos yung 1 ang pinaka parang matamis. Hindi siya maanghan. Yeah, hindi ako na makakaya ng maanghan eh. Hindi ako nagustos na. Yeah, ito ang ginagamit ko palagi nagluluto sa curry. Masarap nito. Subukan nyo ha. So, magluluto tayo muna. Pero wala pa akong curry. Kaya, maghain muna tayo. And then, ayun is, 4 o'clock pa ng hapon, hindi pa pa ako iinom, kaya, ayan. 3 o'clock pa naman sa Pilipinas, diba? Kawin muna tayo. Oo, diba? Sasabihin na naman si Kenda sa hindi na umiinom. Siyempre, kailangan natin magpapayat. Grabe, taba ako na! Diba? Ayan, inumin muna natin ng coffee. Hindi ko nilalagay na sugar palagi ako eh. Black coffee and then nilalagay ko ng gatas lang. Ayan. Ayan, maghain muna tayo. Dito yung kanin ko kasi. Pagkatapos na ha, mag-introduce tayo ng anong kailangan ng ingredient. Ayan. So, natapos din ako na maghain ng kanin at rice. Ayan. So, gamitin ko na lang yung action 3 para makikita natin. Ayaw ko na urong-urong yung DJI ko eh. Nakakatamat. Ayan, nag-video-video muna tayo. So, ito ang kailangan natin na ingredient is, siyempre, gagamitin natin na roux. So, pwede naman ang tawag dun, yung curry powder lang pwede, pero hindi ko na alam paano magluluto. Ito para nakalagay dito, makikita kaya. Hindi na. Ayan, no? So, nakalagay na the rich mild curry uses honey and 100% Japanese apple paste. So, syempre, masarap, di ba? Meron siya ng apple and honey. So, ito pang reserve nito, 12 plates. So, siguro, pwede na siguro 12 packs, ibig sabihin, no? Serving 12 serving plate, eh. Ayan. So, and then, kailangan natin ng baboy. And then, parang yung cut niya, pwede natin chop-chop ng... Hindi ko na alam, tanong mo yun sa palengke. Parang pwede na sa pang-adobo din ito eh. Ayan. So, sibuyas. Ayan, bagong labas ng sibuyas, kaya ganitong itsura. And then, bagong patatas din. And then, tinan mo yung carrot, ang laki. Tinan mo yung kamay, oh. Super laki ng carrot, pero may alaga din ako ng rabbit, di ba? Ayan, bibigay ko na lang sa tayo ngayon natitira. Ayan. Ito ang mga ingredient. Di ba? Oh, ang ganda. Yung boses na nandito siguro sa DJI Action 3. Ah, bakit na rin ang kakukunin? So, ayan. Maghiwa-hiwa muna tayo na mga gulay. Eh, umpisa natin magluluto. And then, first siguro yung sibuyas na lang muna tayo. Ay, makita ba kaya? Lapitin natin kaya. Dito sa toilet ni Sora. Ayan. Yung mukha ko, sawa na kayo siguro, kaya okay na. Ito yung sibuyas kasi bagong labas tuwing spring ang sinatawag na shin tamanegi. Tamanegi is onion and then yung shin new. Bagong labas ang tamanegi. Kaya tingnan mo, easy siya. Tapos ito masarap na kumain ng hilaw. Yung salad.
ka din talaga inong ko kasi dahil sa spring nga kasi dito sa Japan, pero malamig pa, parang winter pa yung digdig. Ano, hay fever. Yung mga ang tawag doon, yung mga blacklock, isa yung mga puno. Nangangatay na ilong. So ayan, hiwa-hiwa tayo ng sibuyas. Ay! Lumulas ako. Diyan, careful tayo ah. Ayan. Tapos, ano ba yun? Ako, tamadero kasi ako. Eh, tinan mo, lalagay ko ng kagad sa kardero. Kung dapat yan, ang tawag doon, ilagay muna sa bar, parang ganun, di ba? Tamad kasi ako eh. Yan, lagay ko ng kardero. Para isang dutuhan na. Tsaka kaya na ako nang bumili ng kutsilyo. Wala na siya ng tulis kahit ang tawag doon. Ito. Kahit ginaganon mo siya, wala na siyang tulis. Pwede ba kita muna natin? Ayan, makikita ba? Okay, it's okay. Yan ang magamit ko yung attachment na tawag doon para lumayo yung lens ko. Oh, ayan, natapos din ang sibuyas. Oh, madali na ang curry. Tapos yung patatas. Tignan mo, oh. Oh, malaki din. Ganito mukha ko. Karahatin na mukha ko. And then yung kamay. Alam mo sa Pilipinas na sibuyas, ganito lang. O, babalatan natin muna ng balat. Sa Japan kasi, pwede naman gano'n. Medyo, meron naman ni curry na nilalagay na may balat din. Pero, hugasan mo na maayos ah. Kasi alam mo naman ang patatas, minsan may poison eh. Ay siya. Yung sa hindi naman yung may tao doon. Pati talaga ilong ko. Ayan, nakabalat din yung patata. So, hiwa-hiwa natin. Yung depende naman yung kalaki, pero rakahan mo siya kasi natutunaw. Para yung kapag nakaluto na, meron pala natitira ng patatas. Di ba? Talaga natutunaw siya eh. Kung yung ang gusto nyo, pwede naman maliit. Liitan mo na lang, di ba? Sobrang malaki. Ayan, nakahiwa na patatas. Lagay na sa kaldero. Ayan. So, susunod is carrot. Siguro isa. Parang sige na ito. Ano mo? Laki oh. Ilang centimeters kaya? Yung kamay ko nga, tinan mo. Hindi ano. Ganito ang kamay ko. Kamay ko ah. Ayan. Super laki ng carrots oh. Lahat eh, bibigay ko na lang sa ang tawag doon. Alaga ko. Sa makulit. Super makulit talaga yung bata nyo. Oo, siguro kala isang carrots na pwede. Tapos pa lahat eh, bibigay ko na lang sa rabbit ko, si Riku.
Kaya pasensya na, so natapos na yung convert ng vlog, kaya update muna, upload muna ako sa YouTube kasi baka mamaya sasabihin na naman copyright eh. Ma, kailangan pa ng 2 to 3 days ang matatanggal po yun eh. Yan. So hiwa-hiwa muna natin ng carrots. Carrots hindi yung pagpantaw dun. Hiwa-hiwa. Kayo na bahala kung gusto nyo lakihan, kung gusto nyo maliit. Depende po naman sa bahay naman yung lago to pagluto. Ako naman yung kalahati, moon ang tawag doon, hangit sa gili. Ganito, ang ginagawa ko. Tapos wag mo na kapalang yung carrots kasi ano, matigas po siya. Kailangan ano, napapahaba yung kukulo ng curry. Mamaya na natin lagay yung carrots kasi tawag doon. Dali na, inom ako ng tea. Ayoko ng coffee. Tea na lang ako. Yan. Ganito na nag-stack ako ng isang litro ng tea. Sa tea bag. Tea bag? Tama ba? Ako baka mamaya sinasabi akong bastos ha. Yung tea. Yung nasa bag. Kanto. Ito ininom ko, hojicha. Ano yung hojicha sa in English? Wala eh. Search natin. Ano English ang hojicha? Hojicha. Hey. Roasted green tea. Ano pala? Roasted green tea. Ayan. So, natapos na tayo ang maghahanda. And then, yung mga baboy dito, meat, hindi na kailangan ng fugasan. Pwede naman fugasin mo din. Eh, nakahiwa na siya, kaya hindi ko na kailangan makihiwa. Ang ganda ng Japan, no? So, mag-ano, luto tayo. Lagay mo muna ng mantika dito. Ang ilan. Tapos, aapoyin natin siya. Mix together. Ito lang yung carrots para tawag. Depende din sa bahay nito, inuuna yung karne o inuwi yung gulay ang pagluto sa papalagay sa apoy. So ako naman, gulay ang inuuna ko kasi naman yung baboy pwede naman tawag dun sa kulo-kulo lang na matawag dun, diba? Ayan, DJI din natin. Pa-action to you. Siyempre, may darawang camera tayo. Ano? Gita-gita. Huwag na magsusunog ah, kasi madali siya masunog eh. Ayan, so nakalagay natin ng mga meat.
baka sasabihin ang dami naman niluluto ah, pero papa-freezer ko siya para ilang araw tayo na siya makakain. Ayan, so nakakapag yung sibuyas, dumambot na siya, lagay natin ng tubig. So depende naman nakalagay dito kung gagamitin ng 6 lang yung kalahati kasi yung raw is dalawa siya eh. 12 siya, 1,400 ang milliliter. So isang liter and 400 milliliters ilagay natin ng tubig. Ako naman siguro karahati ko na lang siya na yun. Kasi tawag doon. Maliit lang yung kardero ko eh. Ayan, takipan natin. So, antay na lang natin. Nasa kumukulo na siya. Tapos lumalabas ng bula-bula niya. Tanggalin natin yung sa taas. Kung hanggang lalambot yung mga ingredients natin. Yung mga carrots, yung sibuya, patatas, karne. Sinabi ko yung karne. O yan. Kung lumambot na siya, doon na ilalagay natin ng roux. Curry roux siya. So, di ba? Madali lang siya, siguro mga 20 minutes or 30 minutes. Pero yung sa curry kasi, mas masarap siya na iniwan mo siya na kahit konti. Diba? Nakaluto na siya, iwanan mo na siguro, kunyari kinabukasan. Pero sa wag lang sa super init ng panahon na, kasi alam mo naman sa Pilipinas, mapapanis lang to kapag uminit. Kung medyo malamig na, pwede mo ilagay na sa sarip. So, pero naman siguro 2 to 3 hours, iniwan mo lang siya. Masarap na siya. Ayan, antay na lang natin. Ayan, nagkumukulo na yung ating curry. Check natin sa DJI Action 3. Open! Ayan na. Medyo matigas pa yung parang patatas. Ihalo-halo mo na lang. Ayan. So, antay pa natin. 3 minutes. Ayan! So, parang okay na siya, kaya lagay natin ng roux. And then, kung kalahati nang gagamitin, dito lang sa bit na, oh, i-open mo na siya. Tapos, ito pwede tago sa kalahati. Ayan, tago natin. Hindi ko naman siya gagamitin na yun. Ito yung 6 ang plate, 6 service ang makagawa ng roux. And then, open natin. Ganito siya oh. Tapos hihinto muna natin ng apoy and then open ng tatip. Kapag ano, para mantika siya eh. Kapag ano, tanggalin mo siya, naka parang chocolate siya, 'di ba? So papa ano, ganito. Tanggal-tanggal mo na siya tigi isa-isa para madali siya mahalo. Medyo, pero may mantika siya eh, kaya sticky ang dati. Tapos, ihahalo natin muna siya na haba walang apoy. Para tutunawin natin, camera natin. Para makikita ng maganda, diba? Ngayon, ganito. Para sa hinahalo mo siya, natutunaw na siya yung roux. Ito yung kaninang roux. Ngayon, natunaw na. Tapos kapag na kulay na siya ng tawag doon, curry na siya, lalagay natin na apoy ulit. Pero super hinala na. Yung mahinang hinala. Ayan. Parang okay na. No? Tapos, lalagay natin ng apoy ang super small lang. Tapos, ito, isang IKEM recipe! So, nilalagay ako ng gatas. Yan, fresh milk ha, hindi yung gatas ng tawag doon, parang Bear Brand. Nilalagay ko yung gatas na fresh milk, and then pwede naman din yogurt, and then lalagay ng honey. Ako naman nilalagay ko parang mild ang dating ng lasa. Lagay ko ng lahat. Wala naman milliliters eh. Tantansyahin mo na lang yung lasa. Ayan, tingnan mo yung kulay. Naging kulay, hindi siya brown. Kulay di ano. Ano ba tawag? Parang
orange. Hindi ko na alam ang salita dyan. Tapos white na siya, di ba? Ito ang masarap ng curry kapag nilagay na fresh milk. Ito ang I can suggest ang luto ng Japanese curry. Subukan niyo lagay ng agatas. Yung hindi pwede ang nagbibili ng mga little yung nakaluto na siya. Dito lang sa luluto, lagay mo ng agatas. Pwede rin soy milk, masarap din. Tapos, tatakip natin ulit. Ayan, antay pa more. So, nakaluto din ang Japanese curry din natin. Ayan, papa, action 3 din natin na. Kailangan para yung may stand dito para makikita na kagad din, no? Ayan, so nakaluto na ganyan, no? Tapos, halo-halo natin siya. Diba maganda? So, lagay din natin sa plato. Kakain na tayo. Ayan, maghahanda na tayo na rice and then curry. So, tapon natin ang apoy. So, nakaluto din ng curry rice. Ayan, oh, look nyo. And then, nilagay ko na oyster. Ano ba yun? Fried oyster. Ano, parang tungkatsu siya ng oyster. Ayan, oh. Binili ko lang sa supermarket, nilagay ko siya. Tara, kain natin. Itadakimasu. Ang sarap talaga. Ito ang I can suggest kapag magluluto kayo ng curry, ilagay niyo fresh milk. Pwede ng soy milk and the yogurt. Ayan. Tapos yung oyster, oh. Papakita natin yung laman. Para naman oyster. Kain natin. Apo. Binili ko din ng ginger ale. Bihira akong uminom ito ng may spirits eh. Ang sarap talaga. Dumigahay ako. So, end natin this vlog nito. Kung nagustuhan niyo aking vlog, paki-like ko naman. Subscribe channel ko. Hit the notification bell para notify kayo may bagong upload sa channel ko. Please follow me sa social media account. Facebook, Instagram. Facebook, Instagram, TikTok, and Threads. Marami salamat sa panonood. See you on my next vlog. Mata ne!